Nagbabalik po ang tulong ko, paasa mo. Ako pa rin po niyong kapamilya, Avelyn Garcia. Kapamilya, ano sa palagay ninyo ang matinding dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-asawa? Bakit may mga mag-asawa na unti-unti nagbabago na ang lahat habang tumatagal ang pagsasama? Nagkakaroon ng misunderstanding sa pera, sa pagdidesisyon, sa pagpapalaki ng anak, yung mga unexpected challenges dumarating na rin, di ba? Kapamilya, anong gagawin mo kung nahihirapan ka na sa asawa mo? Will you give up? Will you hold on to the love that you have from the very beginning? Nako, meron akong ikikwento sa inyo ha, tungkol ito kay Paul at Jenny na in love sila sa isa't isa. At hindi nagtagal ay nagplano ng magpakasal kahit na medyo kapo sa pera. Alam yung hindi sila nabahala dahil naniniwala sila na gaganda ang kanilang kinabukasan. Alam nyo, bago ang wedding day, kinausap po ni Jenny si Paul ha, at humingi siya ng isang pabor. Sabi niya, alam mo Paul, hindi ko naman gusto magkalayo tayo. Pero kung sakaling dumating ang araw na mapapagod tayo sa isa't isa o kaya nagalit ka sa akin at gusto mo akong ibalik sa aking magulang, hayaan mo namang dalhin ko ang pinaka-precious o pinaka-mahalaga para sa akin. Siyempre, tumawa na lang si Paul at inisip niyang wala namang katuturan yung hinihinging pabor sa kanya. Pero seryoso si Jenny at gusto niyang magkaroon ng written document ha, kung saan pipirmahan nila ang isang kasunduan. Siyempre, pumayag na rin si Paul at tuluyan na silang nagpakasal. Alam niyong layunin nila na mapaganda ang kanilang buhay at willing silang magsikap ha, para gumanda ang kanilang pagsasama. Naging successful, determinado na kumita ng mas malaking pera at lumipas ang mahabang panahon at unti-unti ngang nagbabago ang kanilang buhay. Guminhawa, diba, yumaman, lumipat pa nga sa malaking bahay. Alam nyo, nagkaroon ho sila ng mga mamahaling bagay at syempre mga bagong kaibigan. Dumating ho ang puntong mas nagustuhan na nila ang mga bagay ha kaysa sa isa't isa. Araw-araw na silang nag-aaway kung anong bibilhin, magkanong gagastusin, no? At kung ano-ano pa hanggang sa nagsimula ng gumulo ang kanilang pagsasama. Alam nyo, isang hapon, habang naghahanda sila ng isang party ha, nagkaroon ho sila ng hindi pagkakaunawaan at sila'y nag-aaway. They began shouting, accusing each other. Sabi nga ni Paul eh, hindi mo na ako pinapahalagahan. Wala ka nang inisip kundi sarili mo lang ang mga mamahaling alahas, yung mga damit na sinusuot mo. Naalala mo ba yung pabor na hiningi mo sa akin bago tayo ikasal? Siyempre natigilan si Jenny at naalala niya yung kasunduan. Kunin mo na, sabi sa kanya, kunin mo na ang pinakamahalaga sa'yo at umuwi ka na sa magulang mo. Tulad yan ang ating kasunduan. Siyempre, wala namang, sa loob-loob po ni Paul, wala namang kwenta eh kung itutuloy pa natin yung ating pagsasama. Namutla si Jenny at tinignan niya si Paul at sinabi niya, okay, sabi ni Jenny, aalis ako pero pwede ba palagpasin lang natin yung gabing ito. Ipakita natin sa harap ng ating mga kaibigan na okay tayo. So syempre pumayag si Paul. Naging okay sila no sa mata ng kanilang kaibigan pero dumating na rin ang oras na natapos yung party. Isa-isa nang umalis yung mga bisita at dahil pagod at mukhang nakainom si Paul, 'di ba nakatulog. So habang natutulog ko si Paul, tinitignan po siya ni Jenny na pagod, 'di ba? At alam niyo na isipan ni Jenny na dalhin si Paul no habang tulog sa bahay ng kanyang mga magulang. So, kinabukasan, nagising si Paul. Hindi niya maintindihan kung bakit nandun siya sa bahay ng magulang ni Jenny. Maya-maya, dumating po si Jenny no, kay Paul at tinabihan ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, pinangako mo sa akin na kapag dumating ang araw na mapapagod tayo sa isa't isa na, at kapag nagalit ka sa akin, di ba? Pwede akong bumalik sa magulang ko at hahayaan mong dalhin ko ang pinaka-precious sa akin. Alam mo Paul, na-realize ko na ikaw ang pinaka-presyo sa akin, kaya kita dinala. I care for you more than anything else and nothing but death shall separate us. Alam nyo, na-realize po ni Paul at ni Jenny ang pagkakamali nila sa isa't isa. Nakita nila na pareho silang naging selfish, no? Wala silang inisip kundi yung mga material na bagay. Nakalimutan nila panandalian, yung pinakamahalaga pala sa buhay nila ay hindi yung yaman, no? Kundi yung pagmamahal nila para sa isa't isa with God in the center of their relationship. Alam nyo ba, ng araw na yon, bumalik sila sa kanilang tahanan at sinimulan nilang pahalagahan ang bawat isa.
Kaya kapamilya, alam nyo bang it's easy to fall in love but it takes intentional effort to stay in love. Alam nyo ba, marriage is a serious lifelong commitment made in the presence of God. Ito po ay isang commitment, no, para sa isa't isa hanggat kayo ay nabubuhay. Kaya kapamilya, kayo ba ay may pinagdadaanan sa inyong buhay mag-asawa? Nako, baka magkaroon kayo ng oras para mag-reflect, isipin nyo yung dahilan kung bakit kayo nag-asawa. At kung kinakailangan, humingi naman kayo ng tawad at magpatawad sa isa't isa. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Go and have a fresh start. Alalahanin mo rin yung role mo, misis, ha, na magpasakop sa iyong asawa. At ikaw naman, mister, alalahanin mo na mahalin ang iyong misis. Alam nyo bang pagmamahal at respeto ay susi sa matagumpay na buhay may asawa? Tandaan din natin na pahalagahan ang bawat isa. Katulad na lang ng kwento ni Paul at ni Jenny, di ba? Minsang nakalimot sa dahilan kung bakit sila nag-asawa. Kaya naman, di ba, ang kanilang relasyon na apektuhan ng mga bagay na hindi naman ganun ka-importante. Mabuti na lang at na-realize nila ang pinakamahalaga ay hindi ang material na bagay, kundi ang bawat isa. Alalahanin natin, remember, love is patient, love is kind, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Nako, sana marami tayong natutunan, ha, at nakakapagbigay pag-asa sa inyong buhay may asawa. At paghahanda kung sakaling papasok ka, ha, sa buhay may asawa. For more inspirational videos, like lang po ninyo ang Aveline Garcia's Facebook fanpage at mag-subscribe po sa YouTube channel ng Vic and Aveline Garcia. Laging tandaan, tulong ko, pasa mo. At sa tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.